Now the chicken is ready. First, I dry it first with tissue. And now we need the ingredients. This is onion powder, garlic powder. This is rosemary para mas masarap. Kapangalan ko. This is Italian. This is black pepper. This is red chili. And this is paprika. Now we need to mix it together para po lagay natin sa manok. But first, maglalagay po tayo ng kunting asin. Kunting asin sa manok para po may lasa siya. That. And like that. Ganyan lang po. Ay, sorry. And po, now ilalagay na natin itong ingredients natin. Gaganyan po lang natin siya. Ayan. Mix po natin siyang maigi para po papasok yung lasa. Now, ihalo po siya natin maigi. Then po, hahayaan po natin siyang marinate ng mga 2 hours or 1 hour. Depende po kung anong gusto ninyo. And then, ililip po natin siya muna. Marinate. Now, yung chicken is ready na siya. Ipa-fry na natin siya. Minarinate ko siya ng 2 hours. Dapat kunti lang yung ano, hindi masyadong malakas yung apoy natin para hindi siya masunog. Hayaan mo natin na ganyan hanggang ma-generate po siya para mo maganda yung kulay niya. Baliktad natin siya after 3 minutes like this. Ganun. Ngayon po ang ikipan natin. Ganyan na siya. Babalikad na natin siya. Ang kulay. Maganda. Ayan. Ito ba? Ang ganda ng kulay.
sa ating leeg. Yung baby mix na pili na natin sa panginang walang. Hindi po natin siya masyadong i-dry ko. Sinong i-dry ko siya. Hindi siya. Masyadong na-dry. May hipong ipukpan namin. Kung nag-ready na siya, ready na siya, huwag masyadong niluluto kasi masyadong pusang tibigas. Mabango po siya. Ano yung mabango na po? Now, pinagigisan natin ang ating spinach. Doon din sa pinaglutuan natin. Diyan po natin sila ang asin. And then, black pepper. Thank you.
lutuin na siya. Yung parang kung lalambot lang siya, okay na. Bait na po natin siya para ilutin natin yung sauce niya. Nalagyan na natin siya ng butter. 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 3 tablespoon po siya. Natin ang bawang. Gumawa ko ng bawang mga 3 piraso. Bawang. Kinuspos ko po siya. Lalagyan natin para maging golden brown yung bawang. Golden brown yung natin siya. Tignan po natin para hindi masunog yung bawang natin para po hindi siya mabait. Kunti-kunti lang po yung apoy. Okay na po siya. Lalagay natin ang ating flour. Mga ano lang po ginamit po. Mga 1 tablespoon po siya. Para po pangpalapot po. Tapos na po ilalagay natin ang ating bakdones. Mga kunti lang po. Depende po sa inyo kung gusto nyo ng marami. Kung marami po, okay lang po. Then, maglagay po tayo ng kunting things. Wala po kaming fresh, kaya gamit po ako ng dry na things. Kunti lang po. Po, gagamit tayo ng cooking cream. 1 cup po siya. 1 cup na cooking cream. Po. Tapos, kumamit din ako ng cooking almond milk. Pwede rin po fresh milk. Gusto rin ang fresh milk. Then
yung recipe natin siya. And then, nilalagay natin ang ating cheese, parmesan cheese. Then, gagamit po ako ng Maggi root cubes kasi wala po kami yung root cubes na yun ang masyad mong ready na. Kaya gumamit ako na ngayon lang. Tapos ayan po natin siya pumulo. Ready na ang ating sauce. Ngayon naman, lalabas natin ito. Inilagay ko na siya sa ano kasi yung patatas at saka carrots. Nilagay ko na siya sa oven. Ngayon naman po, ilalagay na natin ang manok. Dito. Natin. Lagay natin yung ibang sauce. And then, ilalagay natin ang ating spinach. Ito po sa mga gilid-gilid niya. Yan.
Then, lalagay na natin ang ating sauce dito sa babaw. Ayan. Lagay po natin lahat para po mas masarap. Mas creamy po siya. Ayan. And then, kaya lalagay natin siya sa oven mga 20 or 30 minutes. Okay, this is the end result. I hope you guys like it and I'll see you in the next video.